So Marco, ano yung itong pelikula lang ito isang summer ano, anong may i-share mo sa amin? Ang i-share ko dito ay ano eh. Kakaiba yung movie na to kasi para siyang love story na hindi love story. Mm-hmm. And talagang maganda yung story, the movie itself, and sobrang saya ng production sa 360, di ba? Mm-hmm. So kahit first time ko makatrabaho si Drake Seed, parang ano eh, parang feeling ko bonding namin ay parang hindi namin first time na makatrabaho namin sa isa't isa. Mm-hmm. And I felt very, very comfortable doing the scenes, even sa mga sex scenes, I felt very comfortable. Kasi andun si Drake Seed, tsaka si Drake Queen, and Drake Queen, she knows, alam niya kung ano pong kailangan sa mga sex scenes. And si Drake Seed naman, very, ano siya eh, detailed kung anong kailangan gawin. Okay. And I'm good with that. Hindi ka ba nahirapan na si Queen ang co-stars mo dati si Queen? Ngayon na assistant director na, hindi ka ba nahirapan mag-move, mag-umarte? Well, surprisingly, hindi. Kasi, na-expect ko magiging ano yan, di ba? Parang awkward. Since na, lalo sa mga sex scenes. Mm. Pero hindi, parang, ano kaming dalawa, sobrang professional. Lalo pagdating sa work, hindi namin naramdaman yung awkwardness. Lalo sa mga sex scenes, and yan. We just did our job and then comfortable kami. Ilang ako tayo lang, Mark? Pero, siyempre, di ba, parang kapatid mo na yan na ano, yes. Yung ilang factor talaga ng ibang babae yung kalapsin, parang ganun. Nakahubaan. Mm-hmm. Paano, anong feeling doon talaga? Normal lang talaga? Well, para sa akin po, ano, siyempre, mahirap po. Since na, ang laki ng respeto ko sa mga opposite sex women. Mm. Laki ng respeto ko sa kanila. So pag nag-uubos sila sa akin, parang nailang talaga ako kahit sino yung naging ka-partner ko. Pero yung pag kailangan po sa work, syempre kailangan ipakita sa mga tao na hindi ka nailang, na komportable ka. Tapos kaya bago mag-sex, since kinakausap ko yung mga partner ko kung ano yung limitations nila, kung saan sila komportable, kung ano yung bawal hawakan. So kailangan talaga pag-usapan yan. And then, ayan, after ng sex scene, siyempre tinakpan ko nung kung anong meron. Kasi sobrang taas ng respeto ko sa kanila. And, yeah. Pero sa mga love scene kasi, di ba si Queen yung nag-direct din? Yes. Nag-direct ka rin niya? Yes. Dito sa Dayo. Dito sa Dayo. So una, siyempre na parang wala pang take, pero nung nag-rehearse kami, parang syempre andun pa yung awkwardness. Lalo si Rica, parang na stiff. Okay. Well, kumbaga, actually kami ni Queen, parang wala, work lang. Kasi work lang. We've done so many work, like, para siyang sayaw eh. Para siyang dance steps. Mm. Kasi sa dance, kailangan din ng sensual, lalo pag sa partnering. So, sanay na kami dalawa. Si Rica talagang parang nabigla. Culture kaya, shock siya. Para siya yung na-culture shock. So, kinausap namin yan eh. Kinausap namin si Rica. Tipong ano, yan, work is work. Don't look at me as your kuya. I'm your parang enemy sana sa movie na to. And yan, work is work. Binu-motivate namin si Rica nun. Marco, anong pasabog mo ngayong summer? Ngayong summer? Marami. Na anong masasabihin ko? Halimbawa, anong sinusuot mo pag summer na mainit talaga? Pag summer na mainit, syempre, the less is better, di ba? Mm-hmm. Kung pwede mag-trunks ako, kung pwede mag-topless ako. Well, sa akin kasi pag summer talaga. Saan ka komportable sa trunks or shirts? O wala? Eh, syempre, hindi ako komportable sa wala eh. Kasi, ayan. Mararamdaman mo yung ano, yung hangin eh. Sarap sa feeling. Pero yan. Pero mag-isa lang dapat? O dapat may kasama? Siyempre dapat may kasama mo. Di ba? Kahit naman sinong kasama ko, okay lang. Marco, napaka-talented mo. You're a very good singer, actor. Ano pang hindi namin nakikita sa'yo na talent mo? Well, actually, sa totoo lang, gusto ko na mag-focus sa singing.
ngayon. Since na na-experience ko na maging na umacting sa movie, sa movies, sa sa mga series ko, kaya gusto ko ma-experience ngayon as a singer naman. And yeah, I'll do anything to achieve that. So anong genre kung if ever? Genre? Actually, para sa akin po, comfortable ako sa R&B and mga hip-hop. Kasi mga kulot-kulot mga boses. Eh, di ba feel mga ballad? Feel ko rin naman. Siyempre kailangan mag-focus sa isang genre, di ba? Para makilala ka ng mga tao. So, ang sa akin siguro, isasalam ko is R&B. Sino mga sikat na composer na gusto mong mag-compose if ever na giving a chance na magkaroon ka ng single or ano na, tapos makompose din sa mga kinalang composer natin? Well, internationally, siyempre si Bruno Mars, sila Michael Jackson, mga ganyan, pero... Local? Pag local, lahat naman kasi sila talented, kaya ang para sa akin is tipong ano, kung sino maka-work mo, ma-collab mo. Swerte ako, kahit sino. Halimbawa pag nag-click ka sa ceiling, yes. May possibility ba na iwanan mo lang pag... Siyempre hindi, kasi I started there. So para sa akin, parang di ko makalimutan kung saan ako nag-start. So siyempre, if ever naman, kung naging success ako sa singing, siyempre di ko maiiwanan yung acting career. Marco, gusto ko malaman yung comment mo. Sa grupo niyo siyempre, hindi may iwasang may mga pasaway, yes, mga matigas ang ulo. Hindi ka nadi-disappoint na ganyan nangyayari sa ibang kagrupo mo? Since on Click 5 ba? Siyempre na-disappoint ako, siyempre. Kaya dito sa BMX, ano yun? Yes po. Since na isa ako sa leader sa grupo namin, siyempre na-disappoint ako. Pero di mo rin kasi pwedeng pilitin eh. Na mga tao na gusto mag-solo, mga tao na ayaw na sa grupo, na ibang work ang gusto nilang gawin. So para sa akin, kung saan kayo masaya, doon ako... Support ka nalang. Support na lang. Tsaka proud naman ako na gusto nila ibang way. Kasi ayoko nang pilit. Pero hindi ka nalulungkot na parang siyempre nabuwag yung grupo, di ba? Siyempre nalulungkot ako. Invest ka na rin ng ano. Siyempre nakakalungkot din. Sobrang sad. Lalo na isa ako sa original na members ng Click 5. So, mga iba. Parang naiwan lang ata si Calvin. Parang kayong dalawa na lang naiwan. Yeah. Ano sikreto? Si Carl, sa sino yun, sa kasama din namin. Sikreto siguro, ano yun? Loyalty, no? Hindi naman sa loyalty. Kumbaga, ano, ginusto din nila yung work nila. Yun din talaga, kasi kahit ano yung talent mo, kung ayaw mo talaga sa grupo o ayaw mo na yung work na yan, pagpilit, nalabas at nalabas din yung ano eh. Yung tunay na hindi mo pala gusto. Ibang way pa lang gusto mo. So, ang sa akin, kaya as nagtagal kami ni Calvin is because yun din ang gusto niya. Yung halimbawang nagkakapangalan na, parang ganun, yes, nasa fame na, tapos biglang mawawala, anong reaction mo dyan? Hindi naman sa malaki ulo siguro. Yun nga, like yung sinabi ko kanina, yung ano eh. Like yung sinabi ko kanina, kung ayaw nyo sa grupo, it's okay. Basta tayo friends pa rin tayo. Tapos umalis na walang galit at ano. Yes, yun ang pinaka-importante sa akin. Yung tipong magpaalam ka na maayos. Wala namang hard feelings kasi ano pa rin tayo, kapatid pa rin tayo. Pero anong huling sinabi mo sa kanila yung mga umalis at nawala? Ano mga, like for example, ano yung mga advices mo na binigay sa kanila? Sana mahanap nyo yung way nyo. Kung saan kayo masaya. Yun lang ang comment ko eh. Yun lang talaga ang comment ko. Thank you, Marco. Thank you, Marco.